Ano ba gumawa ng hagdan sa Tildo sa Dumax? Papakita ko sa inyo kung paano yung pamamaraan ko. Unahin natin yung units. Dapat naka millimeters. Padman yan. Units. Okay. Sa Tildo sa Dumax, units, millimeters. Millimeters, okay. Reference, manage link, files, stair. That's this file. Then, file, save. Save stair. Ayan. Save niyan kanina. Ipapakita ko sa inyo kung ano kung ginawa. Lakayin natin itong B5. Ngayon, balik tayo sa CAD para makita niyo yung dimensions sa CAD line. Yung thread niya, dahil masikip lang yung bahay, nilagay ko lang sa 250. Tapos yung riser niya nasa 175 mm. Paano ba makikita yun? So, ibig sabihin, kung ang finish floor niya, last 300 mula sa ground floor, and sa ang second finish floor lang niya is 3.1 mula sa ground floor, mula sa natural grade 9. So, subukan naman natin kung magkano ang matitira. P100 minus 300 plus 2.8 meters. Ayan siya. So, gawin natin sa 3D Studio Max. Ito yung ginagawa ko. Simulan na natin. I-top muna natin ito. Nandiyan yan. Click tayo dito sa top. Press E para mawala yung grid. Line. I-click mo yung corner para hindi siya magkaroon ng curve. Ayan. Right click, convert to poly. F3 nyo lang para makita yung converted na siya. Then, right click. Quick slice. Habang nakaselect yung object, i-quick slice nyo lang siya. Ayan, kung mapapansin nyo, pag kinilig nyo itong polygon, hati-hati na siya. Ayan, diba? Pero dito, ito kailangan naka-select as polygon para ito lang kung anong na-select niya yun lang mahati. Yun lang may slice. Okay. Ayan, okay na siya. Save natin. Baka magami. Then, control A habang naka-select ang polygon. Control A. Then, right click. Extrude. So, 2.8 yung slow to floor niya. 2,800 divided by 16 steps. Check natin steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pang 16 yung second floor. Okay. 2,800 divided by 16 steps. It's equals to 175. Ayan. So, ready na siya. Then, alt, click, right click, extrude. Okay. Alt, click, right click, extrude. Ganun lang siya. Ulit ulit. Press F4 lang para makita niyo yung lines. Nando ko lang. Ayan siya. Kaysa nyo right click dyan kasi habang nakaselect ang poly. Kaysa ka pwede mag right click.
Elle a pas sur option. Enfin, ya van. Tatanggalin naman natin yung itong ilalim. Kasi di ba dapat ito open to. Mostly ito lang yung solid. Ito lang yung buhos. Paano? Sabihin na yun kung paano ginawa natin yan. So, hindi lang kung ano yung affected na matatamaan. Sisilip yan. Delete. Malinis na siya. So, ngayon din dito sa kabila. Nandiyan lang siya, diba? Fix lines. Meron ba din? Gagawin natin, pagdudugtungin naman natin yan. Kung paano, pwede isang single face lang siya. Pwede dugtong. Pero kung nabangadan yun, pwede single face lang siya. Ako kasi ginagawa ko yun. Sa isa. Mas maganda kasi hindi. Same if you base mo lang siya, really base. Hindi kaya niya sa panibig. E pa paano naman to? Siyempre, meron din yan. Nosing pa yan, di ba? Nalagyan natin yung nosing yan. Siyempre. Gagawa ko ng nosing yan. Mas mo lang to. Para siya na mismo. Yan, habang naka-select yan, extrude lang. Extrude. Oh, pataas siya, di ba? Gawin natin pababa.
lang pa yung 20 mm lang yun, di ba? Negative 20. Ayan. Tapos, lagyan natin ng shell. Natin 20 din. Di ba? Then right click. Convert to poly. Select edge. Select my edge na yan. Ayan, saka to. Select my edge na yan. Para naman hindi masakit sa paa, talagyan natin siya ng konting ano, smoothness. Konting curve. Select na, di ba? Right click lang, then chamfer. Pag-check nyo na lang kung smoothness ang gusto nyo. Huwag natin 5, sakto. Ito lang. Ito. Konti lang, kasi maghahang ang PC nyo pag sobrang dami rin ng lines. May solution naman din dito. Smooth. Smoother siya. Ayan. Ito smooth. Ayan. Kapan niya yan. Then right click. Ipares mo siya ng materials dito. Click M for materials or ito. Ito naman ilagay natin lossy. Ayan. Step na tayo. So check naman natin ngayon kung tama yung height niya. Set natin. Let's see. Kung ito yung floor mo kanina. Ayan, let's say ito yung floor. Tapos, convert to poly. Ngayon, kakopy natin yan. Click, edit, clone. Then, copy. Tuturo ko sa inyo ang difference din ng copy instance sa reference. Copy. Ngayon, i-move natin siya pataas. Habang nakaselect yung kinopy natin, right click dito, dito sa set, pataas, to 800. Ayan siya. So, sakto lang, may 175 pa siya dito, di ba? Ayan, i-extrude natin siya ngayon. O, lagyan natin ng thickness shell na 175. Zero natin yan. 175. Usually, 100 lang talaga eh. 100 lang. Okay na siya, di ba? Ang gagawin ko dyan mamaya. Dadayain ko yan. Dayain na natin ngayon. Ayan. Click natin to. Then, detach.
clone. Clone siya, ibig sabihin, pinapili siya, hindi natanggal yung ano niya dyan. Hide selection, select and hide all. Habang nakasalit siya, i-move natin siya ngayon dito. Ayan. Ganun din to. Copy din natin siya. Habang nakaselect to, element na to, shift lang, shift click and drag, then release. Ito lagyan natin ng konting thickness para hindi nang papatong yung ano niya. Shen. Zero natin siya. Kaya babaw naman siya ngayon. Lagyan natin one lang. Pinakamanipis. Yun ang stair natin. Ito, ano naman ito i-guide kanina. Pwede natin siyang i-fix na ngayon. Page, select dito. Tsaka select dito. Then, bridge. Ayan. Save. So, na gagawin natin kung paano gumawa ng railing mula dito, papakit, hanggang doon.